sa Davao City draft. Draft lang ah. Tama, tama. I guess ano, yung mga nakasanayan natin, doon tayo mas magli-lean or doon tayo mas masanay. Pero still, syempre, may mga kanya-kanyang styles naman yung mga players natin. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari. And we are loading straight into the game for Davao City 3. Team rundown muna tayo. We have Jay for this Thumbs, Lance on this Bruno, Rain for this Grok, Julius Deluxe for this Valir, and Justin 3 for this Xborg. Para naman sa Cebu City, we have in here Finx for the Uranians, Merai for the Claude, Brozzy for the Hylos, Dabs Cutie for the Farsha, and Martis for Levi. At ayun na nga, no? Ano bang rotasyon ang meron tayo ngayon dito na pinapakita ng parehong team natin, Nico? 1v1 for the red side, so obviously ipa-funnel yan sa Claude. Dito naman sa Davao City, oh! 1v1 din! So pareho silang ano, funnel Israel. Funnel Israel. I think Cebu City is requesting a pause in here, but of course, hintayin natin dito yung... Ay, hindi. Huwag na raw pala. Huwag na raw pala. Ang kulit din eh. Pero... Ang cute naman nun. Pause tayo. Mag na pala. Cute. Kaya nga eh. Paano kung pinos na? Pero hindi ko naman... Well, hindi ko sure kung ano yung rules natin sa pausing. But look at that. Rain! Very aggressive yung invade niya doon. Nanakaw niya ba? Nanakaw niya. Hindi nanakaw. Oh, yes! Wait, nakuha niya ba? Ayaw nga! Oo. Okay, wow. Ay, akala ko hindi, kasi nakatingin ako bigla sa ano, sa parang wait, no red nga pala, baliktad na naman yung mapa sa utak ko. Oo. Pero ito yung power ng Grok eh. Early game invade, isang malapit na power of nature lang. Pero may konting kalamangan lang sa pera dito dahil nga nanakaw din yung red buff ng Cebu City ng ating Grok on the top lane. And at the same time, nako, mukhang gusto pa ngang, well, Cebu City is trying their best to ano, catch up. Pero sa top lane, magkakaroon ba tayo ng team fight? No, they're just poking each other out, pero mas nakakapunta or nakakapagbigay ng pressure ang Davao City against Cebu. Early game pa naman, tiyan natin kung ma-hold off nila. I guess dito papasok yung gusto... When we play ML, gusto natin lagi yung aggressive na Grok. Aggressive in the sense na hindi necessarily wild charge or puro set, but more on Gabi's invades. And I could see na Rain is doing a really good job sa Grok natin dito. So napapatingin ako sa high loss naman sa Cebu City. More on ano siya, team player, para hindi niya iniiwan yung core niya as well as dun kay Farsa. Pero kasi pag meron ka talagang Grok sa lineup mo, you really have to play very aggressive. Like tulad na lang ng ginawa ni Rain dito ng Davao City, ninakaw niya pa nga yung red buff kahit mag-isa lang siya. Very risky yung ganung move. Nako, yung Lethal Wanderer na secure pa nga ng Davao City dito. So in case team fight happens, mas safer sila dahil nga may HP and mana regeneration sila. A good position is contested by Davao City as well on the turtle side. Ito namang si Grok, tamang zone out lang pero medyo malalim. Naku, na-secure pa nga ng Bruno natin ang ating unang turtle ng laro. Everyone else will just fall back. Hindi na lang sila lalaban. Pa-item muna ulit. Look at the discipline that Davao City currently has in this match right now. Hindi nila finorse engage yung tinatry i-contest ng Cebu City. Textbook plays coming in from Davao City 3 dito, and nakikita mo natin na so far it works for them. So intayin na lang nila na magkaroon ng solid na damage. Wait, yung Bruno dito. High loss. Ay, in-expect ko kasi actually pag high loss naka-revitalize, pero ako parang naka-flicker pala. Okay na din kasi pwede siya mag-flicker tapos use na ultimate. Pero oh, wait, ako pa first blood. Big lang napunta naman kay Farsa dito. Fredded airstrike, hindi siguro na-calculate ng Grok yung damage output nandun. Yun lang, yun lang. Alam mo yun, minsan talaga very fundamental na kailangan mong alamin is that, okay, pag less than half-life ka na ba, baba ka na ba, or go lang. Ay, pero grabe naman yung damage ng Valir dito. Kamuntikan pa nga si Devs Cutie. Pero sabay ultimate naman siya, lumayo ka sa akin. Lumayo ka sa akin, hindi mo ako makukuha. Pero look at this one, Yuko. Cebu City playing objectively, taking down tier 1 turret on the bottom lane just within 4-minute game time. Ang Davao City, kahit nakaka-farm sila, wala pa silang nakukuhang tore. Pero tignan natin, look like this time nakabawi na sila. So 1-for-1 na tayo so far in terms of turret take. May ultimate yung Grok kanina sa top lane, pero hindi sila nag-opt for a team fight. I guess yung both teams natin ngayon, mas gusto nilang unahin muna yung objectives. Kasi tinan mo, 5 minutes na, pero 1 kill pa lang yung nasa board. Pero usapan
kung usapang gold naman, mas may advantage yung Davao City 3 dito. Mm-hmm. Pero ang bilis pa ma-catch up nito. I mean, this is not less than 1k pa lang. So, at the moment hindi pa natin masabi kung sino talaga yung naka-snowball na. Uy, nakita mo yung critical damage ng Bruno? Nakamdaman ko hanggang sa topuan ko eh. Oh, nga, pero ito. Another turtle secured by Davao City, giving them more goals. Almost 1k na nga dito ang lamang ng Davao City team. And for the meantime, though, I think Davao City needs to manage their minion waves better. Kasi look at the bottom lane part of the map. Mas na-clear siya pa nga ng Uranus because Thams was rotating with the members of Davao City. Tama, tama. And here we could see sa mid lane, tamang tago lang muna yung tatlo. Pero mukhang sinubukan na mag-catch si Bruno Dalfarza using further airstrike. Pero kinasel lang din agad. And ayun na nga yung minimension mo kanina, yung napakasakit na criticals ng Bruno na hindi pala pumasok si Martis. But nag-high lang muna sa marksman ng Davao City. Hi, hello. Yes, indeed. Look at Jay right now. Just focusing on the turret objective. Kahit na sinasaktan na siya ni Uranus. Alam mo, minsan yung mga ganong pag-ibig, kahit nasasaktan ka na, eh, grabe naman. Talagang pagmamahal pa rin ang binibigay mo. But I think Bruno will be taking down the tier 1 turret on the bottom lane already. Just like that, very easy, just because meron nga siyang DPS output and of course critical damage na kaya niyang magpatumba ng mga tore ng ganun lang kabilis. I'm gonna say this again, naninibago ako ha, na walang team fight baka magki 7 minutes na pero tahimik lang din yung buong team. It's okay, ganda, may kanya-kanyang tactics pero para magpo-form lang muna siguro sila, gusto mo nila siguro prioritize yung cores nila. But here sa mid lane, Bruno did try to give it a go earlier with his very on point skill shots pero nakabasing na uli ng tore sa mid lane ang blue side natin dito. Uranus just lurking at the sides. Claude, Hylos, and Farsa still at the mid lane. Pero naku po, nagka-charge niya Power of Nature. Medyo masakit ang damage doon. Necklace of Durant's being picked up by Valir. Uy, grabe naman dito. Napabakang ating Claude doon with the critical hits coming from Lanz. And we were expecting... Oh, yun na nga. Ultimate coming up from the Farsa to shove away the members of Davao City. But then again, it was cancelled just immediately. This will allow Davao City to get a position on taking down this third turtle of the game. Tumisilip dito si Fix, but I don't think he will be able to like do a steal on that turtle take. Mabilis din kasi nakuha ng kalaban yung turtle doon. So I don't think he had any much choice. Here we could see Grok. Tama ano lang, scout lang sa map and clear ng wave dito. Hindi ko pa nakikita yung ano ah, yung power spike ni Martis dito. I'm personally kinda excited to see kung ano yung mangyayari. Pero dito naman sa Davao City 3, nakita natin na mahabi na yung critical ng Bruno eh. Parang kailan niya masasaad or mapapakita yun sa actual clash talaga. Mukhang bibigay na ang tier 1 turret sa top lane dito ng Davao City. I don't know man, pero kasi yung C-Thumbs medyo tumambay-tambay pa dun. Parang gusto niya pang saluhin yung ultimate nitong si Farsha natin. Pero tignan natin, mukhang mirror match tayo dito. Cebu City trying to push the top lane and Davao City naman onto the bottom lane part of the map. But not only that, Exborg is actually trying to take yung tier 2 turret sa gitna ng mapa natin and it looks like this will fall down. Now, it is Cebu City trying to back away, trying to play defensive dahil nga mas maraming tore ang nabasag sa kanila. Ang ganda nung Grok block doon kanina, paggagamit ni Hylos ng ultimate niya. Pero wait ako po, na-stun bigla si Grok dito pero nakapag-DMI out din naman agad ang Claude natin. That was very, very close. Umiiwas talaga sila sa teamfight so parang, nope, hindi to safe. Ayoko nga, bahala kayo dyan. Claude already able to pick up his golden staff. So, palagers na ba to? Parang palag-palag na eh. You know what, Yuko? With this Martis draft, why is he currently not in the meta? Well, in comparison to the other highly picked side lane heroes right now, just like Uranus, mas lesser kasi or mas mabagal mag-clear ang Martis natin. Anong case noon kapag mabagal mag-clear yung side lane? The case is, mas late kang makakabaka. Pero teka lang, teamfight ongoing once again in here. Two members down for the side of Cebu City. Everyone else is trying to back away. Three members left for Cebu. Davao City has a good position and even
taking this first lord of the game. Okay, going back sa discussion ng ating Martis, saan mas better si Martis ngayon? Well, bakit siya hindi part ng meta? And bakit natin sinasabi na okay, mukhang medyo liyab dehado ang Cebu City because of their current draft? Dahil nga dito sa Martis, hindi lang kasi tayo magpo-focus sa ano eh. Okay, may Claude to, sure win to. Pero kapag natalo yung side lane mo, hindi ka makaka-assist sa ibang lanes. Ang bagal mo mag-clear ng lane. That is what we are trying to analyze and point out kung bakit medyo lugi yung Cebu. We're not saying na okay, ang pangit ni Martis. Not at all. Depende sa laro mo yan. It's just that if you match up a Martis against a Uranus, lugi ka sa pag-clear. Kapag lugi ka, ang bagal mo mag-clear, ang tagal mo makabackup sa teamfight. Saan maganda sa si Martis? Maganda siya sa teamfights kasi ang dami niyang crowd control. Pero dahil hindi ka maka-clear ng lane mo, hindi ka makabackup sa teamfight. Doon ka nadehado. Life lesson number 82, huwag niyong gigigilin si kaibang tao. Wala sa hero yan, nasa player yan. Sometimes that's true, pero din again, may meta tayo dito eh. There's a reason kung bakit meron tayong mga in-meta picks and mga non-meta picks. Pero Farsa used Feathered Airstrike there para mamba out ang Davao City 3. Blue side, they're just waiting for one mistake na possible na makomit na Cebu City. Pero sa Cebu City naman, isang magandang initiate lang from Hylos, they can turn the tides or turn the tables around. Well, ano nga ba, pag-usapan naman natin yung chance ng Cebu City dito na makabawi. Is it the late game time that we're gonna be talking about? Na kasi kapag sabihin natin late game time, okay, pero pag naghintay tayo ng late game time, Davao City rin mag-o-online. So pareho lang sila nag-o-online nandito. And I guess what they have to find in here is kind of a miracle na mapitas maybe itong si Valier or si Bruno. So kailangan nilang maghanap ng mistake ng Davao City dito. But the question is, iaallow ba ng Davao City na magkamali sila? Yun lang yung tanong natin. That is the question. And bilang pumutok na nga si Claude, dito na ako po. Watch it being used as well. And Hylos forced to use his ultimate para lang makapag-disengage. That is not how you'd like to use your ultimate pag tumatakas ka lang. But I guess he just had to do things. Farsa, binatuhan bigla si Expert. Dito, Expert, sinas insanity. Bila pumasok na nga, andito, wala ko pakailam. Dami na sa ice being picked up by this Uranus. Pero grabe, napakasakit na ni Bruno dito. Sige, bahala kayo dyan. Basta ako, sipahin ko yung bola ko. Dadamay dyan kita. Dadamay dyan nga kita. At ito, meron may konting overextension lang para sa ating Uranus, si Finx. Medyo nasa labas ng mapa, ingat-ingat lang ng konti. Baka mamataan ka ni Lance dito. Yun na, napakasakit, Kuya Eddie. Nag-critical damage nga. Or nag-critical hit si Bruno doon. Bawas-bawas ang buhay ni ati, I mean, Kuya mo, Finx, na gamit-gamit ang Uranus. But yung Claude dito ah, 0-1-2 siya, tapos yung Bruno, 1-0-2. And kung pag i-compare natin yung gold, Claude has almost 9k, si Bruno almost 11k na. So mas nakakapag-farm, mas nakakapag-rotate yung Bruno natin dito compared kay Claude. Well, 41 seconds from now, the next lord is gonna go up. There is a good space created by Davao City Tanks, fighter and support. Kaya kita mo naman, no, happy lang na nagpa-farm ngayon sa jungle muna si Bruno. Kumbaga hindi pa siya happy pa nga na okay, sige, level 50 na ako, pero more farm pa, gusto ko pa while we're waiting for the next lord to go up. Pero by the way, Yuko, tignan mo, almost 14 minutes game time na, pero 3-2 pa rin yung kills natin, and that's not really a problem. I mean, both of these two teams, they're very good in terms of playing objectively. It's just that meron talagang times na magkakatalo eh, in terms sa decision making eh, di ba? Tama. That's why tama. Maybe Davao City is on the lead right now. Tumitipi-tipi pa si Bruno sa harapan ng Lord. And habang yung mga members naman niya, binabox in lang, making sure na hindi makakalabas ng base ang Cebu City for dito. Claude already used BMI, pero ako si Levi dito. Pag na-steal mo, that's gonna work really well for your team. Kaso bigla siya nakita ng mga members ng Davao City Lord being secured by Grok right here. Glorious Pastor being nice. Used as well. Pero Claude forced to mamba out. Mamba out indeed. Ang ganda ng timing ng retribution ng Grok doon. We usually wouldn't. Alam mo sa meta ngayon ng ML,
I mean, dati, di ba, mga assassin, like season 1, season 2, mga assassin talaga yung bibigyan mo ng retribution. But now, iba na dahil nga marami ng heroes, naging iba yung level ng play or kind of play ng mga teams and players natin. So dito, mas gusto kasi nilang mas ligtas itong marksman natin, kaya purify na lang. And then, retribution for the tank. Pero ito nga, pagbakan on Tory right now, naku, namatay si Martis, nasaktan! Pink will fall down as well. The Lord is still all alive, hitting the base. Now the rest of the members of Davao City was trying to hit the base. Ngayon, naubos nga lang yung minion wave nila. Farshaw with the ultimate, but Brozzing in here will die as well. Killing spree pa nga para sa ating Bruno ngayon. And they will take down the tier, or rather, inhibitor turret on the bottom lane. I think this is gonna be it, Yuko. GGWP, congratulations, Davao City. Slow and steady wins the race, ika nga. And pansin ko lang, sa last clash doon, hindi naabot ng Cebu City yung Bruno. Literally, halos puno pa yung buhay niya. Fumifree.